mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Karen. At ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking ama at ang kapatid niya sa tatay. Ipinadala at ibinahagi ko ang kwentong ito bilang pagbibigay-pugay din sa kanya, Sir Seth, dahil noong nakaraang Mayo lamang, pumanaw na siya. Siya ang kahuli-hulihang buhay sa kanilang magkakapatid. At sa pagpanaw niya, gusto kong magkaroon ng alaala sa isa sa mga ibinahagi niyang karanasan sa amin. Ang pangalan ni Papa, Noel. Ang kapatid niya naman sa tatay ay si Peter. Isa ito sa mga ikinikwento niya sa amin kapag nakahiga na kami sa banig bago matulog. Halos gabi-gabi, paulit-ulit niya itong ikinikwento kaya hanggang ngayon, napakasariwa pa rin sa alaala ko ito. Sa Mindanao lumaki si Papa. Bali, panganay itong si Tito Peter sa unang asawa ni Lolo. Ang sumunod sa kanya ay ang purong kapatid ni Papa na si Tita Maria. Nasundan pa ito ng isang babae na si Tita Lynn. Hanggang sa maipanganak si Papa noon na siyang bunso sa kanila. Naging normal naman ang tinginan ng magkapatid na ito pero ang pinaka naging sanggang dikit talaga gawa ng parehas silang lalaki ay si Papa Noel at si Tito Peter. Dahil si Lolo noon ay sumasama sa mga misyonaryo o misyonero para makaangkat ng mga produkto. Si Tito Peter na yung tiningala ni Papa noon, kumbaga iniidolong lalaki. 10 taon ang tanda ni Tito Peter. So bale, nasa 15 anyos si Papa nang mangyari ito. Isang araw, umuwi si Tito Peter sa bahay nila galing sa paghahasa ng itak sa may ilog. Para daw itong baliw na tatawa-tawa at ngingiti-ngiti. Nagpatimpla ito kay Papa ng kape. At habang nakaupo sila sa may tambayan nila sa labas ng bahay at nakaharap sa may taniman nilang palay, ikinuwento nito kay Papa na sa palagay niya umano, nakita na niya yung babaeng makakasama niya habang buhay. Masaya pa sanang sinabi ni Papa noon ng pasigaw kung maganda ba ito, mabait o anong itsura. Pero pinigilan nito ni Tito. Sabi ni Tito sa kanya, huwag daw munang maingay sa nanay nila. Gusto niyang siya mismo ang magsasabi kapag malaki na ang pag-asa niya dito. Ang nangyari daw kasi, Sir Seth, habang naghahasa nga siya ng mga itak doon sa ilog, may bigla na lamang umanong tumawid na maputing aso sa mismong ilog na yon. Manghang-mangha si Tito noon gawa ng kung tatawirin ito ng aso, akala mo daw napakababaw lang. E lagpas tuod yung ilog na yon. Imbis na matakot, sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makaakyat ito sa taas ng pangpang. Umakyat si Tito. Sinundan ng aso na ito. Iniwan niya yung ibang itak na hinahasa sa baba pero meron pa rin siyang bitbit noon habang paakyat. Sa mga taga-probinsya dyan, alam niya naman kung gaano kanormal yung may sukbit-sukbit na itak ang isang tao, di ba? Nagulat si Tito pagkarating niya sa may bandang taas. Merong nag-iisang bahay doon, kubo, na may kalakihan umano. Ang unang akala niya umano, bago yung kubo na ito. Kasi sa dami ng taon na yung ginagawa niyang paghasa ng mga patalim nila sa bahay, doon sa ilog na yon. Yun siguro ang kauna-unahang nakaakyat siya doon. Tsaka isa pa, berdeng madilaw-dilaw pa ang mga kawayan na ginamit sa kubo. Ultimong yung bubong na gawa sa dahon ng niyog, maberde-berde din. Na talagang nagpapahiwatig na bago pa ang kubong ito. Nawala ang puting aso. Kaya naisip ni Tito na pumasok ito doon sa bahay na yon.
Walang silong yung bahay na ito. Diretso lang ang pagkakagawa niya. Unang naramdaman ni Tito, para bang meron umanong nakatingin sa kanya sa may paligid. Kaya para hindi siya mapagbintangang rebelde o nagmamanman noon, tinuloy niya na lamang ang paglapit sa kubo na ito. Gawa ng wala namang tarangkahan, nagtawag siya doon. Tao po! Tao po! Habang papalapit siya, may bigla na lamang nagsalita. Hindi niya alam kung saan galing gawa ng kahit saan siya lumingon. Andun umano ang boses na yon. Ibalik mo muna sa tagibyang patalim mo. Ayaw na ayaw ng mga alaga ko ang ganyan. Sinunod na lamang ni Tito ang boses na yon. Pagkasuksok niya, Sir Seth, dito na umano lumabas sa pintuan ang isang babae na pagkakita pa lamang ni Tito, nabighani na siya kaagad. Kumbaga, she's the one, ganon. Nagpakilala ito sa pangalang Sedes. Hindi niya sinabi kung ilang taon na siya, pero ang tingin ni Tito mas bata pa ito sa kanya. Gawa ng sobra ang pagiging gentleman ng mga kalalakihan noon. Kahit na niyaya pa siya ni Sedes na pumasok, tinanong pa rin umano ni Tito muna kung nasaan ang mga magulang nito. Ang sagot naman ni Sedes, nasa kabilang baryo daw at palaging wala. Wala naman ng ibang pinag-usapan si Tito at ang dalaga. Nagpaalam si Tito para bumaba na at nakalimutan niya na rin yung pagsunod sa puting asong yon. Dali-daling bumaba si Tito para tapusin ang ginagawa bago ito tuluyang umuwi. At doon nga niya ikinuwento kay Papa ang nakita niya. Magmula noon, araw-araw nang nawawala si Tito. Kadalasan, madilim-dilim pa, wala na ito sa bahay, baga madaling araw pa lang. Nagpapaalam ito palagi kay Lola na maglalakad-lakad lang umano. Dahil sa hindi naman ganun ka, nangingialam si Lola sa ginagawa ni Tito noon at nasa wastong edad na ito. Hinahiyaan na lamang niya. Ayon naman kay Papa, simula nung makilala ni Tito si Sedes, ikinikwento umano sa kanya ni Tito na minsan nagpupuslit ito ng mga pasalubong sa dalaga, mga saging, minsan yung latundan at yung minsan naman saba. Kapag may pagkakataon na kumukuha kami ng mais at mani, nagdadala din ito sa may dalaga. Alam na alam ni Papa kung itong si Tito ay galing kina Sedes. Kapag wala itong dalang patalim o itak, matik, pupunta ito doon sa bahay ng dalaga. Palagi umano siyang pinapaalalahanan ni Sedes na huwag daw magdala ng kahit na anong matalim o matulis kapag bumibisita ito sa bahay niya. Sa ilang beses din na pabalik-balik ni Tito doon, niminsan, hindi niya nakilala ang mga magulang ni Sedes. Makalipas ang 2 o 3 linggo, dito na napapansin nila Papa na para bang may unti-unti nang nagbabago kay Tito. Nangangayayat umano ito. Hindi naman katabaan si Tito Peter pero matipuno ang katawan niya noon. Kaya nga halatang halata yung bigla na lamang paglubog ng mukha at yung mga laman-laman niya. Kapag tinatanong naman ito nila Lola, bigla na lamang umiinit ang ulo nito. Isang madaling araw. Isang araw bago umuwi si Lolo noon, kasabay ng mga nagbabiyahing mga misyonero, ginising ni Tito si Papa. "Noel, Noel! Noel, samahan mo ako!" Sinabihan pa siya nito na huwag maingay. Gawa ng sa edad ni Papa ay hindi siya mapaghinala noon. At talagang takot din siya na masira ang tiwala o magtampo ang kapatid niyang ito sa kanya. Sumunod naman ito. Ngayon, ganito. Ang laging paalala ni Lolo dito kay Papa Noel, sa tuwing maglalagalag o malalayo ito,
Lagi niyang dalhin ang maliit na kalupi o wallet na gawa sa may abaka at merong panali na pwedeng ikwintas at isuksok sa loob ng damit. Sinuot naman ito ni Papa bago umalis. Bali yung higaan nila noon, isang malawak na papag lamang tapos merong divider noon. So ang mga lalaki sa kabila, ang mga babae sa kabilang parte. Hinagis ni Tito si Papa sa may bintana noon bago siya tumalon. Napansin ni Papa na walang dalang itak si Tito Peter. Nang ibig sabihin na lamang nito, posibleng ang tungo nila sa bahay nila Cedes. Bagay na hindi siya nagkakamali. Pero bakit siya kasama, diba? Pinauna ni Tito si Papa na umakyat pataas ng pangpang kung saan nakatira si Cedes. Medyo may pagkamatarik ito. Laking gulat ni Papa noon, Sir Seth, nang pagkarating nila sa sinasabing bahay ni Cedes. Ibang iba ito sa ikinikwento sa kanya ni Tito. Sa mga mata ni Papa, sira-sira ang bahay, lumang-luma. Tagilid ang pagkakatayo na para bang dinaanan ng kung anong bagyo o lindol. Tapos, yung paligid ng bahay nito, walang bakod. Pero may mga manakanakang putol-putol na mga lumang kawayan na nakatusok sa lupa at napakaraming langaw sa paligid. Mangiti-ngiti pa umano ang nangangayayat na kapatid ni Papa noon na para bang nakakita ito ng magandang bahay. Hindi na muna umimik si Papa, pero nakaramdam na ito ng takot. Ayaw niya ring tumakbo pabalik. Nakakatakot din kung wala siyang kasama na babaybayin ng ilog pabalik sa kanila, lalo na at madilim-dilim pa noon. Dito na tinawag ni Tito si Cedes at mas lalong nanlaki ang mga mata ni Papa noon. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, ang lumabas sa may pinto ng bahay na yon, isang matanda. May dala-dala itong ilawan. Bilog na naninilaw ang mga mata nito, Sir Seth, na para umanong kasing liwanag ng dala-dala niyang ilaw. Patse-patse ang buhok o yung may mga parte na nalalagas na. Kukuba-kuba ito. At ang matandang ito, siya umano ang sinusundan ng mga langaw na yon. Siguro mapapatanong kayo, Sir Seth, kung bakit si Papa lamang ang nakakakita noon. Mamaya, medyo sa huli-huling parte, sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Napakapit umano si Papa sa likod ni Tito. Takot na takot ito, pero ang inakala ni Tito eh, nahihiya lamang kasi nga minsan lamang kung makisalamuha noon si Papa sa ibang mga tao. Dito na naisip ni Papa na para bang may mali. Nagbabaka sakali siya na papakilala ito ni Tito bilang nanay ni Cedes. Pero hindi, Sir Seth. Pinakilala niya ito bilang si Cedes, ang dalagang binibida niya kapag nagkikwento siya. Pagkapasok nila sa loob, dito na nag-iba ang pakiramdam ni Papa. Sobrang sumakit umano ang ulo niya. Yung tipong pakiramdam niya, nanalabo yung mga mata niya. Yung kapag nagsusuot ka ng salamin na mas mataas kesa sa grado ng mata mo. Yung hindi ka makatingin sa paligid. Kung hindi eh, mahihilo ka. At andun yung pakiramdam ng pagsusuka. Ganun na ganun umano ang pakiramdam ni Papa noon. Umupo sila. Hindi na alam ni Papa kung anong klaseng upuan yon. Basta napasandal na lamang siya doon. Naririnig niyang nagsasalita si Tito pero hindi niya maintindihan. Para bang nananaginip siya. Kalahating tulog, kalahating gising. Ganon. Pinilit inangat ni Papa ang tingin niya. At sa konting imahe na naaaninag niya noon,
Nakita niya ang matandang ito, nakaharap sa may lutuan. Maya-maya pa, meron itong inilapag sa harap nila. Gulat na gulat si Papa noon, kasi ang pagkakaalala niya, walang mesa doon sa harapan nila. Pero bigla na lamang umanong nagkaroon nang ipatong ng matanda doon ang mangkok na merong lamang pagkain. Hindi niya pa rin maintindihan ang sinasabi ni Tito noon, pero inilalapit umano nito yung mangkok sa kanya na parabang gusto niyang kumain si Papa ng kung anuman ang laman noon. Hanggang sa ito na, ang huling naaalala ni Papa, tumatangki siya bago siya nawalan ng malay. Nagising si Papa, nakahiga na siya. Tapos basang-basa yung damit niya at napakaraming humahawak sa kanya. Sa takot niya noon, Sir Seth, nagpumiglas pa ito. Pero noong marinig niya ang boses ni Lolo, bigla siyang kumalma. Mga ilang segundo pa bago tuluyang bumalik sa normal yung paningin niya, Sir Seth. Bukod kay Lolo, may iba pang mga taong nandun. Humahawak sa kanya, nagdadasal. Ito'y mga misyonaryo o misyonero, yung mga kasama lagi ni Lolo sa may biyahe. Todo alala ang mga kapatid at mga magulang ni Papa sa kanya noon. May lapnos pa si Papa sa bandang dibdib niya noon. Gawa ng dala daw ito ng nasunog na kalupi na pinagkwintas niya. Ang nangyari pala, dumating na si Lolo lahat-lahat sa bahay nila. Hindi pa rin umano bumabalik si Papa sa bahay. So kulang-kulang isang araw yun, Sir Seth. Kaya pagbaba ni Lolo sa may sasakyan niya, agad na humingi ng saklolo sina Lola na siya din namang pagsama ng mga misyonaryo doon. Sa maniwala man kayo sa hindi, isa sa mga kasama ni Lolo noon ay meron umanong gabay. Ito ang nagdala sa kanila kung nasaan sina Papa at Tito. Natagpuan nila si Papa na nakalutang sa may ilog noon. Bale, sunog na yung kalupi sa dibdib niya. Samantalang si Tito, natagpuan nila na nasa taas na parte ng pangpang kung saan nga ang sinasabing bahay ni Setes. Pag-akyat nila doon, parang baliw umano si Tito na paikot-ikot lamang doon. Wala yung bahay. Walang kung anong kubo na nakatayo doon. Maliban na lamang sa mga tusok-tusok na kawayan na, yun nga, napakaraming langaw na sa tingin ni Lolo ay mga tinusukan na mga karne na nabubulok. Hinatak nila si Tito pababa. Nagwawala pa ito. Pero dahil sa malalaking tao ang mga misyonero na yon, wala din siyang nagawa. Lalo na, at sinasabayan ng mga ito ng pagdarasal ang pagbuhat sa kanya. Si Papa daw yung mabigat noong binuhat nila. Pagkarating sa bahay, kanya-kanyang dasal sa kanila ang mga misyonero. Natigil na lamang daw ang pagwawala ni Tito noon nang pinasakan ito ni Lolo ng luyang dinurog ng konti. Doon na rin ito nagsususuka. Puro tubig na manilaw-nilaw. Ilang araw ding nagpabalik-balik ang mga misyonero na ito. Si Papa pagaling na. Ang naging problema na lamang ay si Tito noon. Dahil sa kahit nasa bahay lang ito, nagigising na lamang ito ng maagang maaga. At ang sinasabi ay nasa labas daw ng bahay nila si Setes. Hinihintay siya. Ang sabi pa umano ng dalaga sa kanya ay itago daw lahat ng patalim kasi ayaw na ayaw niya noon. Kaya hindi ito makapasok sa bahay nila. Sa sobrang galit ni Lolo noon, sinaksak niya lahat ng patalim sa may gilid-gilid ng bahay. Ultimong ang bakod at mga dulo-dulo ng kawayan sa paligid. Pinatulis niya. Doon niya na rin laging sinasama si Tito sa mga lakad niya, kasama ng mga misyonero na ito. At naging katuwang niya ito sa pag-angkat ng kung anumang produkto ang meron sila.
dahil na rin sa nakikinig ito ng mga pangaral habang nasa biyahe. Unti-unting naging maayos si Tito Peter. At makalipas lamang ang ilang taon, sa isang rason, lumipat ang buong pamilya nila Papa sa may Tarlac. Medyo malayo-layo sa lugar at nagsimula ng bagong buhay. Madako na tayo sa kung ano ang laman ng kwintas na binalutan ng kalupi. Vade Retro Satana, o sa Tagalog, Umalis ka Satanas. Yun ang nakalagay sa bilog na kasing laki ng piso noon na ibinalot sa kalupi na ayun nga, kinikwintas palagi ni Papa. Bigay ito kay Lolo ng isang misyonero noon na minsang madako ito sa lugar nila sa may Mindanao. May basbas at dasal umano ito. Halos maihahalin tulad umano ito sa San Benito o Saint Benedict na medalyon. Ito din ang dahilan kung bakit likaw o naiiwas si Papa sa mga panganib. Kaya siguro nakita din ni Papa ang totoong itsura ni Sedes. Kahit na walang maalala si Papa sa kung paano siya napadpad sa ilog at nasunog ang kwintas. Malakas ang kutob nila Lolo noon na isa ito sa rason kung bakit nailigtas siya sa kung anumang plano ng Sedes na yon. Mapamaligno man ito, engkanto, laman lupa, aswang, o demonyo man ang nakasagupa nila. Ang kwintas na ito, Sir Seth, sa ngayon ay nakabaon at isinama ni Papa sa pabuhos noong nagsimula na siyang makabuo ng pamilya. Nakalagak ito ngayon sa may bahay na hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin namin na tirahan.